sa mga nakikinig po ng kwento ni Gwen. Heto na po ang karugtong ng istorya niya. Sa pagpapatuloy. Nang mga oras na yon ay hindi ko alam kung bakit ganun na lang ang naging epekto sa akin ng aking biyanan. Kung bakit sa tuwing titingnan ko ito ay para bang may kung ano sa isip ko ang bumubulong na ang gwapo niya, no? Ang macho-macho pa. Kaya naman pilit kong inalog ang aking ulo upang mawala sa isipan ko ang kalokohang yon. Alam ko kasing hindi rin tama yon, lalo pat ama siya ng aking asawa. Gwapo, mapagmahal at masipag namang asawa si Ben. Sa katunayan ay maswerte ko sa kanya dahil bihira na lang ang may ganong klaseng lalaki sa mundo. Ngunit kung iyahalin tulad ito sa kanyang ama pagdating sa pisikal na anyo ay walang-wala itong ipapanama dito. Dahil bukod sa may katabaan si Ben ay malaki pa ang tiyan nito. Marahil ay dahil na rin siguro yon sa kanyang pagtatrabaho. Sa kanilang mag-ama kasi ay siya lang ang naghahanap buhay para sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Pero ngayong asawa na niya ko ay may katuwang na ito para patakbuhin ang maliit nilang tindahan sa palengke. Bukod doon ay maaasikaso at maaalagaan ko pa siya. Naniminsan ay hindi yata niya nagawa sa kanyang sarili. Isang araw ay maaga itong gumising dahil kailangan daw niyang pumunta sa supplier ng damit para kumuha ng paninda dito. Bago naman ito umalis ay ipinagluto ko muna siya ng almusal at pinagbaunan pa ng pagkain dahil medyo may kalayuan daw ang pupuntahan niya. Kasama nga sana ako nito. Ngunit nagpaiwan na muna ako dahil naisip ko na marami pala akong kailangang labhan na damit. Napuntun kasi ang marumi naming damit simula nang ikasal kami ni Ben. At gustuhin man nitong kumuha ng labandera ay pinigilan ko na lang siya. Dahil sabi ko sa kanya ay kayang-kaya ko naman kakong labhan iyon. Wala naman itong nagawa. Bagkos ay binili na nalang niya ako na wag daw akong masyadong magpapakapagod. At kung hindi ko na daw kaya, ay wag ko nang labhan lahat. Imbes namang sumagot ay hinalikan ko na lang ito sa labi. Nang sa ganon ay matigil na rin siya. Ngunit hindi ko naman inaasahan na patatagalin niya yon. Hanggang sa magulat na lang kami ni Ben pareho nang biglang may magsalita sa likuran namin. Mukhang nabitin pa kayo sa honeymoon nyo ah. Pagbibiro ni Papa sa amin. Medyo nga pa. Pero mukhang mas nabitin yata tong asawa ko eh. Tugo naman ni Ben sa biro ng kanyang ama. Napasimangot naman ako sa sinabi niyang yon. Kung kaya't iniba na lang ito ang usapan. O siya, sige, mauna na muna ako ha. Baka kasi matrapik pa ako. Huwag kang mag-alala mahal. Mamaya pagdating ko, itutuloy natin yung honeymoon natin. Pagbibiro pa nito. Nakita ko namang napangiti na lang ang aking biyanan. Habang kinurot ko naman sa tagiliran si Ben. Nahihiya kasi ko sa sinabi nito. At baka ano pa ang isipin ng papa niya tungkol sa akin. Kaya nang makaalis si Ben ay nagpaalam na rin ako kay papa upang kuhanin na ang marumi naming mga damit. Sinabi ko rin dito na ilabas na rin niya ang kanyang maruruming damit. Nang sa ganun, ay malabhan ko na rin. Pagkapasok ko sa aming kwarto,
ay nagbihis muna ako ng medyo manipis na damit. Para naman kako, hindi ako masyadong mainitan sa paglalaba. Pagkatapos ay dumiretso na ako sa labahan para naman makapagsimula na. Pinaghiwalay-hiwalay ko muna ang puti sa dekolor bago ito labhan. At nasa ganun akong ayos nang biglang sumulpot ang aking biyanan. Habang hawak-hawak nito ang marumi niyang damit. Sige pa, pakibaba na lang dyan yung mga damit mo. Tatapusin ko lang to, tapos isusunod ko na rin yung sayo. Wika ko dito. Tila wala naman itong narinig. Bagkos ay napansin kong nakatitig lang ito sa akin. Nang tingnan ko naman ang aking ayos, ay bigla akong napatakip ng aking sarili. Dahil hindi ko na pala napansin na halos lumitaw na ang aking dibdib. Para namang nahimasmasan ang aking biyanan, nang mahuli kong nakatingin pa rin ito sa akin. Hanggang sa tila nahiya rin ito at tuluyan na ngang nagpaalam na umalis. Nang mga sandaling yun ay hindi ko alam kung ano ba ang iisipin. Pakiramdam ko kasi ay parang may ibang motibo rin sa akin ang aking biyanan. Ganun pa man, bilang ama siya ng aking asawa ay pinaliwala ko na lang ang nangyaring yun. Sapagkat kung tutuusin ay parang ama ko na rin siya. Ngunit ang pangyayari namang yun ay sinigurado kong hindi na naulit. At talaga namang nag-ingat na ako sa aking mga isinusuot. Ayoko kasing ako pa ang maging dahilan ng pagkakaroon ng masamang hangarin sa akin ni Papa. Bukod doon ay naisip kong ano na lang ang sasabihin ng asawa ko kung makikita niyang ganon ang suot ko. Kaya naman buhat noon ay imbes na shorts na maiksi ay pandyama na lang ang isinusuot ko. Iniwasan ko na rin na magsuot ng sleeveless na damit. Lalo pa't kami lang ng binan ko ang nasa bahay. Kadalasan kasi ay naiiwan na lang ako sa bahay para maglinis at magluto. At sa tanghali na lang ako nagpupunta sa tindahan para dalhan naman ng pagkain si Ben. Hanggang sa mag-stay na ako doon para sabay na kami nitong umuwi. Halos araw-araw ay ganun ang naging routine ng buhay ko. Magluto, maglinis, at tumulong kay Ben sa tindahan. Samantalang si Ben naman ay habang tumatagal, ay napapansin kong tila nagiging matabang na ito sa akin. Sa katunayan, ay hindi na nga nito nagagampanan ang magiging asawa niya sa akin sa gabi. Dahil sa tuwing hihiga na ito sa kama namin, ay hindi rin magtatagal, ay madadatnan ko na lang natulog na ito. Ganun pa man ay naiintindihan ko naman siya, sapagkat alam kong puyat at pagod siya sa kakatinda. Subalit ang hindi ko lang maintindihan ay yung halos gugulin na niya ang lahat ng oras niya sa tindahan para lang kumita ng pera. Sa totoo lang ay hindi ko gusto ang ginagawang yon ng aking asawa na halos wala na kaming oras sa isa't isa. Ngunit sa tuwing sasabihin ko naman sa kanya na magpahinga na muna siya at mag-date naman kami, ay ang tanging isasagot lang niya sa akin ay sayang naman daw ang kikitain niya kung hindi siya magtitinda ng araw na yon. Kaya naman ang ginagawa ko na lang ay ipinagluluto ko siya ng pagkain at pagkatapos ay dadalhin ko sa kanya para doon ay sabay na kaming kumain. Sobra kasing namimiss ko si Ben. Dahil kahit araw-araw ko siyang nakikita,
ay kulang na kulang naman kami sa oras para magkasama. Wala naman kasi itong ginawa kundi magtinda. At kung nasa bahay naman, ay madalas ay nagpapahinga na. Kaya naman kadalasan ay ambyanan ko na lang ang aking nakakakwentuhan. Nakakasabay kumain at nakakasamang manood ng TV. Hanggang sa hindi ko nga akalain na darating din kami sa puntong pati sa kama ay siya na ang nakakasama ko. Isang umaga, habang ako ay naglilinis ng bakuran, nang napansin kong tila natutuyo na ang halaman ni Papa. Kaya naman pagkatapos kong magwalis, ay kinuha ko ang hose at saka diniligan ang mga halaman. Mabuti pa kayo na didiligan. Samantalang ako, wika ko nun sa mga halaman na tila naririnig ako ng mga ito. Hindi ko naman alam noon na nasa likod ko lang pala si Papa. Kung kaya't nagulat pa ako dito nang pag-atras ko ay natapakan ko siya. Aray, ang sakit ah. Pagbibiro nito. Naku pa, pasensya na po kayo. Hindi ko po kasi alam na nandyan pala kayo. Paghingi ko ng paumanhin dito. Ayos lang yun, iha. Pero ang hindi ayos ay yung narinig ko sa sinabi mo sa halaman ko. Wika pa nito. Gusto mo ba diligan din natin ang halaman mo? Para naman hindi masyadong matuyo. Sige ka, kakalawangin yan. Dagdag na biro pa nito. Imbes naman mabastusan sa sinabing yon ng aking biyanan, ay napangiti na lang ako dito. At sa hindi sinasadya, ay naituto ko dito ang hose ng tubig. Dahilan para mabasa ito. Dahil doon ay hinubad nito ang kanyang pangitaas na damit at tumambad sa amin ang machong katawan nito. Hindi ko naman napigilan yung hawakan. Hanggang sa nagulat na lang ako nang ayain ako nito sa loob ng bahay. Wala namang ano-ano na sumama ako dito. Na tila ba na-hypnotize ako nito at parang nawala ako sa wisyo. Naging sunod-sunura rin ako sa kanya hanggang sa hindi ko na namalayan na may ginagawa na pala kaming hindi maganda. Alam kong mali yun. Alam kong kasalanan yon. Ngunit kahit anong tutol ng isip ko na huwag pumatol sa ama ng asawa ko, ay hindi ko naman magawa. Dahil alam kong nagugustuhan naman ito ng katawan ko. Sa tagal ko kasing hindi natikman yon, ay parang hinanap-hanap ko na talaga. Isa pa, ay aaminin kong nagustuhan ko ang mga ginawa sa akin ng aking biyanan. Sapagkat talaga namang napaligaya ako nito. Kaya naman ang pangyayaring yun sa amin ay naulit ng naulit. Hanggang sa tila ba pakiramdam ko ay siya na ang asawa ko. Marahil ay napupunan kasi nito ang pagkukulang ng kanyang anak sa akin. Isa pa ay talaga namang napapaligaya niya ako, lalo na pagdating sa kama. Kaya naman ang namagitan sa amin yon ng aking biyanan ay umabot ng isang taon. Hanggang sa hindi ko akalain na maililihim namin yon kay Ben ng ganon katagal. Sa totoo lang ay nagigilty na rin ako sa ginagawa namin yon ng kanyang papa. Pero sa tuwing pipigilan ko ang aking sarili, ay para bang may kung ano ang nagtutulak sa akin upang gawin pa rin yon. Hanggang sa narealize ko na lang isang araw na tila ba mas mahal ko na ang kanyang ama kaysa sa kanya.
dahil sa kawalan na rin siguro nito ng oras sa akin. Inamin ko naman yon sa aking biyanan, kung ano ang tunay kong nararamdaman na para sa kanya. Ngunit imbes na magalit, ay natuwa pa siya, dahil ganun na rin daw ang nararamdaman niya para sa akin. Kaya naman simula noon ay napagkasunduan naming ipaalam na yon kay Ben, bago pa mahuli kami nito sa akto at isumpa kami nito. Subalit bago pa namin nagawa yon, ay nagulat na lang kami nang may dumating na isang nakalulungkot na balita sa amin. May nangyari daw sa aking asawa. Bigla na lang daw inatake ito sa palengke. At nang isugod daw nila sa hospital, ay hindi na ito umabot pa ng buhay. Kaya naman labis-labis kaming nagdalamhati ng aking biyanan. Hanggang sa humingi kami pareho dito ng tawad. Simula naman nang mawala si Ben, ay napagdesisyonan namin ng aking biyanan na maghiwalay na lang kami. At itigil na namin ang mali naming ginagawa. Kaya naman naisip ko na lumayo na sa aking biyanan at bumalik na lang muli sa bahay ampunan. Nang sa ganun ay pareho kaming matahimik nito. Malaki man ang naging kasalanan ko sa aking asawa, ay umaasa pa rin naman akong mapapatawad niya kami. At para makabawi sa kasalanan yun, ay mas pinili ko na lang na manilbihan sa bahay ampunan. Hanggang sa naisin ko na rin na pasukin ang kumbento. At kaya ngayon ay isa na akong madre. Madre na nagsisilbi na rin sa katulad kong pinagkaitan ng magulang. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Ang inyong tagapagbahagi, Gwen.